So, hello guys. This is Sir Sufilis and welcome back sa ating channel, Sufilis TV. Guys, favor, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, at syempre ang mag-subscribe sa Sufilis TV para sa mas madami pang kwentong hayop sa lupit. So, yun guys, no? Meron lang ako isang taong gustong pasalamatan. No? So, hindi ko na lang siya papangalanan kasi ayaw niya rin. Pero, nung nakaraan kasi guys, merong nagbigay sa akin ng isang Madagascar hissing cockroach. So, sabi niya, bibigyan niya ako. Then, sabi ko, sige lang. So, akala ko hindi totoo guys kasi ilang weeks din yatang hindi niya na ako na-contact. Pero ngayon, nagulat ako may kumatok sa bahay. And, ayan, may dinala niya, no? So, kayo, kaibigan ko to sa hobby guys. So, ito. Papakita ko siya sa inyo. So, ito siya guys. Ito yung binigay sa akin na hissing cockroach. Ayan, so isa lang siya. At ito ay isang lalaki guys. So, ipa-explain ko kung paano malaman kung babae or lalaki ang isang Madagascar hissing cockroach. So, ito yung binigay sa akin guys. Isang napakalaking cockroach. So, reference para malaman nyo kung gaano siya kalaki. So, ito yung aking hinliliit. So, ayun. Narinig nyo yun guys. So, explain ko din kung ano yun. Pero kung titignan nyo guys, pagtatabi natin yung aking, paano ba to? Yan. So, halos kasing laki niya aking hinliliit, no? And ito guys, ito yung tinatawag na Madagascar hissing cockroach. So, ipopost ko na lang yung kanyang scientific name. Ayan yung kanyang scientific name sa baba. Tignan nyo na lang. So, ito ay originally sa Madagascar. Itong mga uri ng ipis na ito. At isa sila sa mga pinakamalalaking ipis na kinikilala, no? Pero kung titignan niyo yung kanyang pangalan, tinatawag siya Madagascar dahil galing siya doon. And meron pang sunod, tinatawag siyang hissing cockroach. So, tinatawag din ng mga iba to na hisser. Ayan. So, bakit pa siya tinawag na hisser? So, explain ko sa inyo, experiment. Dahil ang mga ipis ito is kaya nilang mag-hiss. So, paano ba yung hiss guys? So, ipaparinig ko sa inyo. So, pakinggan niyong maigi. So, yun guys. So, yung mga ipis na to is may kakayahan sila mag-hiss. So, paano ba or bakit ba sila nag-hiss? So, ayon sa aking research or sa mga studies, ginagamit nila ito na isa sa kanilang way para makahinga. No? So, yan. So, isa yun sa way nila para makahinga. No? So, yun yung paraan nila ng pag-exhale ng hangin. And meron din ako nabasa na yung pag kanilang pag-hiss is usually ginagamit din nila para sa panliligaw sa mga babaeng hisser. No? So, yan. So, syempre, siguro, pagka sino yung mas swabing mag-hiss or sino yung mas cool mag-hiss, eh, yun yung pipiliin ng girl. No? Yan. And guys, isa pa. Paano malaman kapag kababae or lalaki yung isang hissing cockroach? Madali lang. Tignan nyo lang yung ulo niya, guys. Ayan. May makikita kayong dalawang parang horn. Ito. Okay, nag-hiss siya. Itong part na to at ito, meron siyang parang maliit na horn. So, usually, isa yung indication na ang Madagascar hissing cockroach nyo or hisser nyo ay isang lalaki. So, usually, yung mga lalaking hisser is usually mahilig din sila sa tinatawag nating competition. No, mahilig din sila makipag-away. No, so usually para bakit pa sila nag-aaway? So mga kapwa lalaki is nag-aaway sila or naglalaban sila para syempre para sa isang babaeng hisser. Ayan. Ang babae guys, wala pa akong babae dahil isa lang 'tong binigay sa akin. Parang freebie nga lang 'to, no. And usually pagka ang babae naman ang hissing cockroach, wala siyang horn. Ito. So ituturo ko ulit. Itong part na 'to walang ganyan. And isa pa sa mga unique na traits nitong mga hisser is kaya nilang gumapang sa mga smooth surfaces like glass and plastic container. So unlike nung mga ipis na normal na ipis, hindi nila kayang gumapang sa mga glass dahil usually nakikita nyo sobrang smooth na, no. Pero itong mga hisser
kung mapapansin niyo yung kanilang mga legs is sobrang daming pangkapit na yun, matutuli. So, hawakan natin siya guys, try natin siya pagapangin. So, kunin natin siya guys para ma-examine din natin. So, makita na natin. Ayan, nakas niya mag-hiss. So, yun, nakagapang siya sa glass, ay sa smooth surface. Pero try natin siyang kunin. Ayan. Ay, mali yata yung angle. So, ayan guys, pagapangin natin. So, ayan. So, pasensya na sa aking kamay kasi ang aking trabaho required talagang gumamit ng kamay. And sobrang ang dami ko ring sugat sa kamay dahil ako rin yung nagluluto, ako din yung usually nag-aayos na bahay, no? So, ayan. So, ito siya guys, no? So, sa mga nagtatanong anong pakiramdam kapag ka nagpapagapang ng mga ipis or hisser sa kamay. So, parang ano lang guys, para lang siyang para ka lang nagpagapang ng salagubang. So, familiar naman kayo sa salagubang, no? Lalo na yung mga batang 90s dyan. So, ayan. So, sa nakikita ko guys, hindi parang feeling ko medyo matanda na tong hisser na to. Ayan. So, ngayon guys, ito yung tanong ko sa inyo. Dalawa lang kasi yung pwede kong gawin sa kanya. It's either hanapan ko siya ng babae or gumawa ko ng isang colony ng mga hisser or ipakain ko siya sa aking pinakamalaking tarantula, which is yung Lasiodora parahibana. Sa ngayon pa lang, yun pa lang naman yung pinakamalaki ko. Pero I think hahanapan ko ta ng partner dahil sayang din, no? So, pwede tayo makapagpuo ng isang colony. Dahil sa usually, ang dadami nilang magdala ng itlog, no? So, yan. So, cute naman siya, guys, no? So, pagka hindi ka lang talaga sanay, nakakakilig kasi tignan nyo naman yung kanilang mga legs. Sobrang daming spikes. Pero okay naman siya, guys. All good naman. To be honest, dati guys, ayoko talaga nagpapagapang ng mga kung ano-ano, no? So, ibalik na natin siya. Ayan. Ay, sumabi. Huwag ka mag-alala, aalagaan kita. So, ngayon, huwag ka munang masyadong mainip. Darating din yung tamang panahon. Mahahanapan din kita ng jowa. Uy! Huwag ka nang mga... So, pinakain ko lang siya, binigyan ko lang siya ng dog food. Ayan. So, nung nakaraan, naubos niya yung small size ng carrots. So, binigyan ko naman siya ng dog food, no? Para may variation yung diet niya. And ito, papalitan ko to. Kasi dapat usually ang pinapakinom sa kanila yung tinatawag na bug gel. So, sa ngayon dahil wala pa akong bug gel, so wala pa akong nabibili. Ang gagawin ko, binabasa ko lang siya ng konting-konti. So, iwasan niya na sobrang basain, no? Kasi baka magkaroon ng molds dun sa kanyang enclosure. Sa ngayon dito ko muna siya ilalagay kasi mag-isa pa lang siya. Pero pagka nagkaroon na siya ng jowa or tropa, ang gagawin ko guys is tatry ko siyang ilagay sa mas malaking enclosure. Ayan. So try ko nga siyang pagapangin dito. So tara. So yan siya guys. Isang napakalaking ipis. Pero hindi naman siya kasing dumi at hindi siya kasing kadiri. And halatang malinis yan. No? Hindi siya nagkikere ng kahit anong parasite dahil syempre alam mo yung diet niya. Alam mo yung pinapakain. And usually tinanong ko din yung nagbigay sa akin. So sabi ko, bro, ano ba pinapakain mo dito? So, sabi niya, usually mga apples, mga fruits, and dog food, no? So, alam natin at natitrace natin kung ano yung kanyang diet, hindi yung katulad ng mga wild caught or mga ipis sa labas na kung ano-ano yung kinakain. Ayan. So, itong yagala. Imagine niyo yung mga takot sa ipis katulad ko, no? Pero ako kasi, guys, okay naman ako. Sa Madagascar hissing cockroach, para lang siyang salagubang talaga pag pinapagapang. Ayan, guys, yun yung reference. Halos mas malaki pa siya sa hinliliit ko, no? And usually, umaabot sila ng 2 to 3 inches sa kanilang maximum size. And ang kanilang lifespan is usually umaabot ng 3 to 5 years. Ayan. Uy, huwag kang tatalo, huwag kang tatalo. So, ito guys, last na muna to. Ito is short update lang sa aking Nando Chromatus, yung isa sa bago kong bili, yung isa sa mga
magagandang tarantula ko, no? Kahit common siya, nagagandaan kasi ako sa kulay ng ganito, guys. So, yan guys, tingnan nyo. Kung mapapansin nyo, nag-molt siya. Ayan. So, ayan. Yan yung kanyang pinagbihisan. So, sa mga nagtatanong, yung maliliit na nakikita nyo sa substrate, yan po ay springtails. So, yan yung clean-up crew sa mga enclosure or usually sa mga soil. Sila yung kumakain ng mga tira-tira, mga tarantula or mga iba pang materials na nade-decompose or nabubulok sa lupa. So isang napakagandang tarantula. So ito yung tinatawag na Nandochromatus or yung kanyang common name, yung tinatawag siyang Brazilian red and white tarantula. So ito ay isang bird eater. And binilang ko yung kanyang legs, okay naman, okay yung kanyang molt. Okay yung kanyang molt, hindi siya na-stress masyado dahil sinisigurado ko na hindi sila na-stress. So itong mga species na ito ay sobrang skittish, no? Ay sobrang nerbiyoso pala, no? Napapansin ko sa kanila, konting paggalaw lang sobrang ano na sila, sobrang naaligaga na sila. So ngayon ko lang siya na-check. So I think mga 2 days na siyang nasa molt. So hindi ko muna siya papakainin, huwag kayong mag-alala. So kapag okay na siya, pakainin na natin siya. So try nga lang natin siyang paggalawin. So huwag na natin. Gusto ko lang siya makita o gusto ko lang siya i-check. Naduling ako dito. Ayan. So, okay naman siya. Looks good. Ano yan? Parang nasa classroom siya. Nagtataas siya ng kamay. Ayan. So, parang siyang nakikipagtitigan. Usually guys, yung mga tarantula bago sila mag-molt or kapag heavy pre-molt na sila, gumagawa sila ng molting mat, ayan, nagawa sa kanilang web, and dyan sila titihaya. Gaganyan sila dyan, and dyan nila gagawin yung proseso na sobrang stress sila, which is yung pag-molt. So, huwag na natin siya masyadong istorbohin, hintay lang tayo ng 1 week or 7 days para papakain na natin siya. So mapapansin nyo, ang liit ng kanyang abdomen. Pero napakaganda ng kulay niya, napaka-vibrant at naka-emphasize talaga yung pagiging red ng kanyang abdomen. And yung ang ganda ng kanyang cataphase. And usually guys, meron akong mga nababasa na itong Nandochromatus is usually meron siyang kamukha, Lasiodora cristata. I don't know kung ano yung tamang pronunciation dun. Pero sobrang magkamukha sila. Pero napatunayan na ng mga arachnologists na yung tarantula na ito at yung Lasiodora cristata and usually guys, napagkakamalan din tong Acanthosturia geniculata. Pero ayon din sa mga arachnologists is napatunayan din nila na magkamukha lang yun, no? So magkaiba sila ng species. So kailangan nyo malaman yung species para hindi maiwasan natin yung crossbreeding or yung pagkakaroon ng magkaibang species ng tarantula na napagbibreed. Ayan guys. So yun lang muna sa ngayon guys. Sana meron kayong natutunan and meron kayong mga nalaman na bagong kaalaman na pwedeng makatulong sa inyo. So yun lang guys. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share at syempre ang mag-subscribe sa Zoophilis TV para sa mas madami pang kwentong hayop sa lupit. So yun lang guys. Maraming salamat sa panonood and keep safe guys. And malapit na magpasko. So Merry Christmas sa lahat. Bye-bye guys, Zoophilis out.